ating pag-usapan ngayon mga kabro ay tungkol sa mga naaantala na mga spare parts na gagamitin para sa maintenance sa FA-50 light fighter jets ng Philippine Air Force at ang mga plano ng PAF o Philippine Air Force sa pagkuha ng KF-21 Borome Motero fighter jet ng South Korea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba pati ng notification bell para palagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat po. Higit sa kalahati ng Philippine Air Force or PAF sa kanilang 12 na FA-50 light fighter jets ay kasalukuyang hindi gumagana dahil sa nakaschedule na maintenance at pagkaantala sa paghahatid ng mga spare parts na kinakailangan sa mga nasabing mga light fighter jets. Sa pagdinig ng budget sa Senado noong nakaraang araw ng Martes, sinabi ni Vice Commander Major General Arthur Cordura na 5 lamang sa 12 light fighters ang nasa kondisyon na mag-response kapag kinakailangan na isasalin sa isang operational readiness na humigit kumulang 40%. Sa 7 na hindi gumagana na aircraft, 2 ang sumailalim sa nakaschedule na maintenance at magiging operational sa 4th quarter sa taong ito. At ang iba ay naghihintay ng mga spare parts, ang pagbabala ay hindi bababa sa 10 ay magiging operational sa loob ng taong ito, sabi pa ni Lieutenant General Arthur Cordura. Dahil sa pandemya ay higit na naantala ang paghahatid ng mga spare parts sa mga nasabing light fighter jets at sinabi niya na ang readiness rate ng mga FA fighter jets na ito ay naapektuhan din ng mga hamon sa pagbili at paggamit ng mga nasabing aircraft sa mga panahong hindi nakaprogram tulad ng Marawi campaign. Ayon sa aming mga karanasan sa pagkuha ng mga spare parts ay talagang mayroong mga hamon, ngunit ang RA-9148 Government Procurement Reform Act ay may mga provision para sa amin upang mapadali ang maayos na procurement at pagbili, at sa ngayon ang aming logistics system, ang PAF or Philippine Air Force, sa pamamagitan ng isang DND or Department of National Defense na direktiba ay pinapayagan kaming isamang performance base sa logistics sa aming sistema. Ito ay nagbibigay sa amin ng pagkilos sa nakapanahong pagdating ng aming mga ni-request na mga spare parts. At sabi pa ni Vice Commander Major General Arthur Cordura, ang FA-50 lead and fighter jets ay inilarawan bilang game changer sa panahon ng Marawi Siege. 5 buwang labanan sa pagitan ng mga tropa ng gobyerno at mga militante ay nauugnay sa Islamic State noong taong 2017. At sinabi pa ng mga nangungunahang mga opisyal sa seguridad na maaring tumagal ang labanan kung wala pa itong FA fighter jets na nagbibigay ng air support para sa mga ground troops. Nakakuha ang Pilipinas ng 12 unit ng FA-50 lead and fighter trainer mula sa Korea Aerospace Industries o KAI sa halagang 18.9 bilyon piso sa panahon ng Aquino administration para mapahusay ang kakayahan ng bansa sa pagtatanggol ng teritoryo sa gitna ng pagtataas ng agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ang PAF o
or Philippine Air Force ay dating itinuturing na isa sa pinakamahusay sa Asya, ngunit ang inventaryo nitong mga sasakyang panghimpapawid ay lumala sa paglipas ng panahon nang walang kapalit dahil sa mga problema sa pagpupundo at ang maingat na proseso na kasangkot sa modernisasyon ng militar. Sa totoo lang mga kabro, dahil ito sa korupsyon sa mga iilang tiwali na mga opisyalis sa gobyerno ng ating bansa, kaya kaganitong sitwasyon ng ating bansa. Nakita ng publiko ang limang operational EP-50 light fighter jets na magkasamang lumilipad noong 25 ng Setyembre nang i-escort nila ang sasakyang panghimpapawid na lulan ang homebound na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kaniyang entourage habang ito ay muling pumasok sa airspace ng Pilipinas kasunod ng kanyang 6 na araw sa pagbisita sa New York. EP-50 fighter jets escort mission ay kasabay ng isang maritime patrol mission sa kanlurang bahagi ng Luzon. Si Philippine Air Force Chief na si Lieutenant General Connor Anthony Canlas ay isa sa mga kasama sa mga lumilipad ng EP-50 light fighter jets na nag-escort sa aircraft na sinasakyan ng ating mahal na Pangulo. Sinira na isang transition air assets habang ginagawa ng PAF o Philippine Air Force ang layunin nitong makakuha ng 12 multi-role fighter o tinatawag na MRF para sa air defense at interdiction rules. Pinipili ng PAF o Philippine Air Force ang Lockheed Martin F-16 at ang Saab Jas 39 Gripen ng Sweden. Samantalang sinabi ng tagapagsalita ng PAF o Philippine Air Force na si Colonel Maynard Mariano na mahigpit na sinubaybayan ng PAF o Philippine Air Force ang mga development ng KF-21 Boromay ng South Korea. Sinubaybayan ito ng PAF o Philippine Air Force, hindi namin may sasara ang aming mga opsyon kapag may mga bagong sistema na maaaring kumpletuhin sa ibang mga sistema at maaaring magkasya sa aming kinakailangan para sa depensa. Ang magagamit na teknolohiya at baka, makita namin ito sa lalong madaling panahon, sinabi ng PAP spokesperson na si Colonel Maynard Mariano. At inasahan din ni Colonel Maynard Mariano na ang KF-21 Boromay ng South Korea ay magiging isang viable combat aircraft tulad ng Korea Aerospace Industry or KAI FA-50PH kung saan ang PAP or Philippine Air Force ay mayroong 12 na nasa serbisyo. Katulad nung nakuha namin ang FA-50 light fighter jets ng South Korea ay maraming negatibing komento laban dito, ngunit napatunayan namin sa mga kritiko na ang sistema ay maaaring gawing handa sa labanan at talagang napatunayan sa labanan, dagdag pa ni Colonel Maynard Mariano. Ang K-21
KF-21 Buramay na ginawa rin ng KAI o Korea Aerospace Industries ay isang South Korean Fighter Aircraft Development Program na may kinalaman sa Indonesia na may layuning makagawa ng Advanced Multi-Role Fighter para sa South Korea at Indonesia. Ang programa na ito ay pinamumunuan ng South Korean government na mayroong 60% na mga bahagi ng programa. Ang Indonesia ay may 20% parte sa programa noong taong 2010, habang ang natitirang 20% ay hawak ng mga pribadong kasosyo kabilang na ang KAI o Korean Aerospace Industries. Hanggang dito na lang mga kabro, maraming maraming salamat sa inyong panonood, magandang araw sa inyong lahat, maraming maraming salamat po.